sinasabi nilang pandemic hero, pero sad to say, I will declare, it's not pandemic hero, it's pandemonic hero. Okay? Norman Mangusin, o mas kilala sa tawag na Francis Leo Marcos. Tuloy pa din daw umano ang pang-i-scam at pangluloko kahit nasa loob na ito ng kulungan. Isang kinang lumantad at isiniwalat ang mga kalokohan nito. Ang buong kwento isusunod na. Isang ginang ngayon ang lumantad sa publiko upang isiwalat ang kalokohan pa din daw ginagawa ni Norman Mangusin o mas kilala sa tawag na Francis Leo Marcos. Kahit na ba ito ay nasa kulungan na, si Francis Leo Marcos ay sumikat nung kasagsagan ng pandemya kung saan hinamon ito ang mga mayayaman na maglabas ng kanilang mga kayamanan at ibahagi ito sa mga mahihirap. Hindi umano kailangang itago lamang ang malalaking kayamanan nito, ngayong kailangan umano ng mahihirap ang tulong mula sa mga ito. Pinangunahan din ni Francis Leo Marcos ang pamimigay ng sako-sakong bigas at mga kalabasa para sa mga lubhang naapektuhan nating mga kababayan. Bunsod ng pinaiiral noong Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ngunit ilang buwan lang ang nakalipas nang bigla umano itong damputin ng mga NBI dahil daw sa patong-patong nitong mga kaso na tinakasan. Subalit ayon nga sa ginang na lumantad sa media na kahit daw si Francis Leo Marcos ay nasa loob na ng kulungan ay nakuha pa din itong manloko at mang-scam na mga tao. At isang araw siya dito na nakuhanan ni Francis Leo ng milyong-milyong salapi. At ang front lamang daw nito ay para makatulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. Subalit ang huli ay uutangan daw sila nito ng limpak-limpak na pera at mga ngakong ibabalik ito sa kanila ang naturang salapi pagkatapos nitong lumabas sa kulungan at ibabalik niya ito ng 10 beses. Kaugnay niyan atin pong pakinggan ang bahagi ng pahayag ng ginang at huwag kalimutang magbigay ng inyong komento. Alam mo, Norman Mangusin, yung mga utang mo sa akin na buong puso kong pinagkatiwala sa'yo dahil nga sa kapatid. Kapatiran na meron tayo. December 9, nagpaalam sa'yo ang asawa ko. Hindi na ako sumama sa BGMP dahil alam ko kapag ikaw ay nakita ko at nakiusap, hindi na naman ako makakatanggi. December 9, nagpaalam ang asawa ko at sinabi sa'yo na Francis, bako pwede sa April ay makasingilak at magulog ka lang ng konti kasi birthday ng anak kong babae, 7th birthday. Umuo ka, oo lakay. Humirit ka pa. Baka pwedeng mag-open ako ng ATM, huling-hiling mo, at ibigay sa'yo, at kung magkano yung naipasok kong pera sa ATM na yon, dodoblihin mo, pero hindi na kami pumayag. So, January, February, March, tahimik lahat. Inihintay ko na lang yung April para mahulugan mo ko. And yet, April, binaboy niyo ang pagkatao ko sa buwan ng singilan. Wala akong binudol sa inyong 12M. Wala akong binudol sa inyong 12M. Wala akong kinuha sa inyong 12M. At ang nirelease mong pera sa aking cheque na 800,000 at 400K, alam mo, hulog mo sa utang mo sa akin at may ebidensya ako. Nandito po lahat ng ebidensya ko. Ang iba sa mga ebidensya ko na post ko na sa SOCMED, syempre ang iba pang korte yun. Mayaman challenge o mambudol challenge? Ano ba ang tunay na advocacy mo? Ang tumulong? Ang samantalahin ang pandemic at pangangailangan ng sambayan ng Pilipino
ang pananakit mo ng bigas para sa totoong advocacy mo, ang mambudol, Norman Mangusin. Ang dami mong ginamit na pangalan. At ang pagkakataon na to is opportunity na manawagan muli kay Tatay Digong. Tatay Digong, tulungan niyo po kaming mga biktima ni Norman Mangusin na nagtatago sa kanyang mga supporter ng mga OFW na hanggang ngayon ay nabibilog ang kanilang mga ulo. Ginamit po ang pangalan niyo ni Norman Mangusin na ang sinabi ay tuwang-tuwa daw po kayo sa kanya at tinutulungan niyo daw po siya na maayos ang kanyang mga kaso sa pamamagitan ng mystery girl na nangangalang Esther. Mismo sa akin niya po sinabi yon. At naging dahilan kung bakit po naglilis po ako ng pera at tinulungan siya. Ma'am, tutuloy ko po kayo. Bakit po tayo nagkakalat ngayon? Ano po ba yung nakikita niyo na scam, sa inyo at sa iba pang sumali sa Leomart? Okay. Ang na-scam sa akin ay hindi lamang pera kundi dignidad. Ang na-scam sa akin ay pagmamahal, emosyon na hanggang ngayon ginagawa niya. Ngayon po ay meron silang FFCI na tinatawag o FLM Family FLM Family Club Incorporated na hindi pa rehistrado sa SEC ay nangolekta na po noong November ng pera sa mga OFW. Umabot po ito ng milyon-milyon. Pero wala po silang mapakita na transparency kung ilan nga po ba talaga ang bigas na napamigay. Yung mga OFW na ngayon ay nasa ilalim pa ng pambubudol ni Norman Mangusin. Ay maiintindihan ko po kung magagalit kayo, pero maiintindihan niyo po ako at the end of time na kayo po ang inililigtas namin dito. May mga OFW na pong may reklamo. May mga OFW na po na bumaba dahil po sila po ay nakaramdam na nakakaiba dito sa FFCI na to. Tinawin natin naman si Norman Mangusin ay siya ay si Francis Leo Marcos. Sino po si Francis Leo Marcos? Si Francis Leo Marcos ang sinasabi nilang pandemic hero, pero sad to say, I will declare it's not pandemic hero, it's pandemonic hero. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.